Magandang umaga o tanghali o gabi man sa at saan man kayo naroroon. Ako'y binabati ko kayong isang magandang araw o gabi saan man kayo naroroon. And by the way, ako nga pala si Police Yako. Sa mga hindi kong first time ka sa aking channel, samahan nyo ako sa ating kwentuhan regarding sa sabong. Para sa inyong kaalaman, ay isa po akong criminalistic. Board exam po tayo at isang nagtatrabaho sa private company. So ngayon po, ang pag-uusapan natin ang paano manalo sa sabong at ano ang legality nito. So ngayon, ang unang tanong dyan, paano manalo sa sabong? Pangalawa, ano ba ang legality nito? Legal ba o illegal? Yun. At ano ang parusa sa taong nahuli sa sabong? Yun. Okay guys, umpisahan na natin. Huwag na nating patagalin. So, ako po ay lumaki na mananabong. At ako rin nagsasabong. At time nung bata ako ay ang alaga kong manok ay almost nagre-range niyan sa 10 hanggang 20. So iba-iba. Kasi minsan kasi tatayo kasi ay sabungero. In and out yung manok. Binibenta, yung iba pinauupahan. Kung sa sabong talaga ay isa kang mamumusta na minsanan lang sa lingguhan o buwanan, lamang yung nag-aalaga. Lamang yung maraming alaga. Kasi alam mo yung kalidad ng manok mo. Unlike sa magtrabisiya ka lang, ay medyo sugal talaga. Kumbaga sa ano, tsambahang kung kinilala na yung may-ari ng manok, kung maga na yun. Minsan kasi yung may-ari ng manok, 50-50 din, di ba? Mayroon talagang magaling na manok. Naniniwala ako dyan. Kasi pag sinabing magaling, yung tiwala mo doon na kahit sinasabing lahat na nang meron ka, ipusta mo, wala, kaya mong isugal. Yun ang magaling na manok. At nangyayari sa amin yun. Meron kaming mga, natandaan ko, tatlo o dalawang manok na nagkaroon kami, tatlong ganun. So, napakagaling talaga. Yun guys. So, huwag na natin patagalin. So, simpleng sikreto sa manunugal o sa mananabong. Kahit sa ang larangan ng sugal guys, ang kailangan mong armas ay disiplina at kapital. So, hindi ka kasi mananalo kung wala kang kapital. At siyempre, kung wala kang disiplina, nandiyan yun na nanalo ka na, natalo pa. Common yun sa manunugal, sa mga adik. Pero kung ikaw ay disiplinado, meron ka lang target na amount araw-araw, o kaya linggo-linggo, tiyak ko sa'yo, mananalo ka. Ganito lang gagawin nyo. Simple. Pag may kapital ka, tumaya ka ayon lang sa iyong kapital. For example, iskalira guys. Iskalira. O, ang iskalira ganito, kung ang target mo sa isang araw ay 5,000 ang panalo mo. So, dapat ang kapital mo dyan ay magtrabisiya lang tayo, ang kapital mo dyan ay 5,000 siguro. Hanggang sa ang ano kasi dyan, sustainable kang tumaya na hanggang 4 pag ang target mo per round is 500. Yun. Di ba? Taya ka, 500. Pag natalo, dublihin mo, 1,000. Di ba? So, ilan na yun? 1,500. Nalagas pa rin. Di ba? Gawin mo, 2,000. Pag nanalo ka ulit sa 2,000, di ba? Balik ka sa 500. Ganun ang technique. Even sa color game, sa totoo lang din sa pagyayabang, yung bangka dyan sa amin, sa may Cavite, Jimmy, ayaw lumaban sa aking color game. Pag nakita niya ako, inukutahan niya ako hanggang 200 lang ako.
So, hindi na ako nalaban kasi pagdating doon, hindi may maya-apply yung eskalera. Diba? So, malaking chance na manalo ka. Meron pa sa yung tiyamba. So, dito rin sa sabong, ganun din, guys. Kung trabisilla ka lang, sa pag may sarili kasing manok magastos. Lalo na sa mga ngayon, 2020 na, napakamahal ng manok, napakamahal ng pakain. So, kailangan mo ng thinking na practical. Kung hanap buhay talaga ang kailangan mo, yung sasabungan ay 1,000, 2,000. Kung meron kang batong 5,000, sandali lang yon. Ano lang. Ngayon, kung tatlo surut ka ay 4, na talo ka talaga, so sobrang alat mo na yon, pahinga ka. Balikan na lang next. Diba? Huwag mong sagupain yung alat. May alat talaga eh, tinatawag. Pahinga ka. So bawi ka susunod. Ang importante nun, may pambawi ka, sustainable. 5,000 mo, lagas, 4,000. Hayaan mo na yun. Sobrang alat yun. Pero madalang mangyari yun sa mananabong. Kung ikaw ay wais, o pag na-hit mo yung panalo mong 2,000, siguro sibat ka na. Marami kasi sa mananabong adik, nanalo na eh, gusto pang ubusin yung pera doon. So, disiplina lang talaga ang kailangan, guys. Laki akong sagbungan, laki akong sugalan, pero never akong natalong madalas. Lamang ang panalo. Yun guys, ang sabong. O ngayon, tanong naman, eskalera guys, huwag niyong kalimutan. Eskalera. Ito ang eskalera, sample. Dublihin mo lang dublihin hanggang sa kaya ng bato mo. Siguro hanggang sa 4. Yeah? Hanggang sa 4 na taya ka. Pag lumagas ka ng 4, o kaya kung kalima kaya mo pa, stop ka na. Di mo ka, napakaalat mo talaga. Yun. So, ngayon, bilang isang criminalistic, kasi nga pala, ini-invite kita mag-subscribe sa aking channel para na rin sa iyong tulong paglago ng ating channel at maging kaibigan ka. So, ngayon, guys, pagdating naman sa legality, doon naman tayo sa criminalistic, di ba? So, ang dalawang klase ang anggulong tinitingnan dito. Isang legal, isang illegal. O, diba? Magiging legal lang yung sabong kapag mayroong permit. O, yung mga regular na sabungan na malalaki, regulated ng city yan, nagbabayad sila ng tax. Diba? Kay mayor, okay, ano pa. May operator permit siya. Ay legal 'yon. Kaya doon kayo pumunta. Sa ang illegal naman na anggulo ay yung mga walang permit. Inisabungan na walang permit, lalo na yung mga tupada kung tawagin. Illegal po 'yon. Illegal 'yon. So sugal talaga 'yon. Pag nahuli ka doon at mayroong huli, hangga't maaari sumibat ka. Kasi pag na-hearing ka doon, wala kang pang-ariglo at pinilaglag ka ng may-ari ng sabungan, hindi niya na-ariglo yung humuli, ay kasama ka. So, maliit lang naman yung ano na, siguro maximum of 30 days to 6 months hanggang 6 years. Depende sa ang pinalt, ang kulong ka at magpiansa ka. Ayun guys. Yun lang po ang may babahagi ko sa regarding sa sabong. So, sana na gustuhan nyo, nakuha nyo yung puntos dito. At yung legality, maraming salamat. Hanggang sa muling video. Thank you for watching.